Ayan. Isang mapagpalang magandang-magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay March 13, 2024. At ang oras ay 8:36 p.m. Uulitin ko, March 13, 2024. At ang oras ay 8:36 p.m. Okay. Una at higit sa lahat ay walang hanggang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, sinasamba, pinasasalamatan ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, elemento ng tubig, elemento ng hangin at elemento ng lupa. At maraming salamat sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Okay. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kapatawaran, pag-ibig ay suma sa atin lahat. Okay, kumusta ang mga kapatiran? Kumusta kayong lahat? Okay. Bago ang mensahe sa gabing ito ay meron muna akong gustong ibahagi sa inyo ng isang awitin na ito ay binahagi rin ng isa sa ating mga kapatiran, no? At maraming maraming salamat, no, sa lahat ng mga sumusubaybay at ngayong gabi makinig ang may mga pandinig dahil meron akong mahalagang ibabahagi sa inyo. Okay? Pero before anything else, meron mo na akong gustong ibabahagi sa inyo ng isang awitin. Okay? Ito yon. Totoo kundi sa kalupa ay walang laman ito, pagkat lahat ay nalikha ng dahil sa ngalan mo. Sa simula nagwika ka ng liwanag sa dilim, araw kung sa sa gabi ay bibigoy maging buhay paraiso nung una pang tao hanggang ngayon at bukas man ikaw ang naroon. Ikaw ang Alpha at Omega noon at hanggang ngayon, ikaw ang simula. Wakas, ikaw ang naroon. Patuloy ka magmula nung unang panahon hanggang ngayon at bukas man ikaw naroon. Sa buhay kong dinaranas, ikaw pa rin ang siyang hanap. Pagsubok man at suliran, tanging sa'yo ibinigay. Ikaw ang Diyos mula nung una, nang lakas, walang wakas. Hanggang ngayon sa buhay ko, ikaw ang siyang lumilingap. Ikaw ang Alpha at Omega noon hanggang ngayon. Ikaw ang simula, wakas, ikaw ang naroon. Patnubay ka lumula nung unang panahon hanggang ngayon at bukas man ikaw ang simula, wakas, ikaw ang naroon. Patnubay ka magmula nung unang panahon hanggang ngayon sa buhay ko, ikaw ang naroon. Ikaw
Ayan, no, isang napakagandang pakinggan ang isang awitin, Ikaw ang Alpha at Omega. Okay, mga mahal kong kapatid, hihingi din muna ako. Sana naramdaman ninyo yung isang awitin. Actually po, binahagi din po yan ng isa nating kapatira na lagi ding sumasubaybay sa inyong abang lingkod. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na nagsusubaybay sa akin, lalo na doon sa nag-shares ng ating mga video hanggang sa iba't ibang panig ng buong daigdig, sa apat na sulok ng daigdig, no? So thank you so much, no? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay, mga mahal kong kapatid, sana ramdam ninyo, no, yung awitin, Ikaw ang Alpha at Omega. Okay, ganito siya, mga mahal kong kapatid. Sa gabing ito ay hingi din ako ng paumanhin sa inyo, sapagkat kagabi nag-promise ako na mag FB live, kaya lang katulad ng sinasabi ko, ano man ang gabay sa inyong abang lingkod ay hanggang doon lang ako. Okay, sa gabing ito, mga mahal kong kapatid, makinig kayong maigi, ha. Noong mga nakaraan nag-vlog ako that we have 300 big bangs worldwide na magkaroon ng may posibilidad na magsara at mag-shutdown. And then, after 2 days, meron dalawang bangko from India and Australia. Nagsara ito, no? So, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Nagpapasalamat ang aba ninyong lingkod sa pambihirang ipinagkatiwala, no? Ipinagkatiwalang karunungan para ito sa ating lahat na makapaghanda tayo. Okay. Sa gabing ito, dapat kagabi ko ito gi-FB Live. Okay, ito papangalanan ko ito. Sa bansang Singapore, no, ay lalo na ito at ang Singapore is part ng Asia, no, malaking epekto. Magkakaroon din ng epekto ito sa atin dito. Sa Singapore ngayon, nakikita ko, aside from magkaroon ng problema din sila about financial, ang Singapore, ay ipahanda ninyo ang inyong mga kamag-anak, dahil may nakikitang nanindig ang balahibo ko. May na-monitor ako na malaking lindol sa bansang Singapore. Okay? May malaking lindol sa bansang Singapore. Actually, nandyan yung kapatid ko, no? Sana napanood niya ito. So, isa yan sa ating mga ibabahagi ko sa inyo, at meron akong gustong ibabahagi din, no? Kasi kung napansin ninyo, kaliwat kanan ang mga kaguluhan, maging sa larangan ng politika, maging sa larangan ng mga kapatirang gumaganap ng espiritual. So, prophecy is prophecy. Hindi kailanman nagsisinungaling ang prophecy, no? Kung ano ang nakaprospesiya, yun ang magaganap. Okay. Itong mga kaganapan natin ngayon, no, sa gabing sa mga pagkakataon na ito, kung na-notice ninyo, no, actually karian laban sa karian, religion versus religion. Kung totoosin, iba-iba ng mga katauhan, no, ang nagpapahayag regarding about God. But kung na-notice ninyo, sa kabila ng lahat ng mga nagpapahayag, lalong nagkakaroon ito ng labanan, no? Kasi sa Book of Prophecy, nandyan talaga yan, especially the Book of Pahayag, na magkaka-religion versus religion. So kung na-notice ninyo, sa kabila ng lahat, no? Sa kabila ng lahat ng mga pagbabahagi about, no, tungkol dito sa mahalating Panginoon, ay mas lalong nagkakaroon ng pagkabahagi-bahagi, mas lalong nagkakaroon ng pagkakampi-kampihan, mas lalong nagkakaroon ng pagkawatak-watak. Okay? Kasi nga, sinabi talaga sa propesya na ang mulit pa rito nito ni Jesus Christ is hindi pag-ibig ang kanyang dala, kundi tabak at pagkabahagi-bahagi. So, kung iisipin mo, mayroon pang kanta ng Prince of Peace,
Counselor, merciful, Son of God. Diba? Lord, I exalt you. Lord, I exalt you. Diba? So, sa kabila ng lahat ng paglalabanan sa religion to religion, kaharian sa kaharian, pinagtatalunan ngayon ang tungkol sa tinatawag na puting bato. No? Minsan dinadaan na lang namin sa biro eh, Darna! Okay. Kaya sa gabing ito, meron akong na-meet na isang spiritual din, gumaganap din spiritual na, nung binahagi niya, actually nabahagi na niya sa akin ng mga verses, but ayokong, alam ko na siya ay itinalaga para maghayag doon sa bagay na yun. Ayoko lang siyang pangunahan. Kaya nanawagan ako sa kapatid na ito na magpahayag na rin tungkol sa bagay na ito. Hindi po mga kapatid para para magkumbinsi na ang inyong mga pananampalataya ay aanib kayo sa amin, sa akin. Kung hindi, isang pagpapaalala ng pagpapahayag that despite sa lahat ng mga kaguluhan, itong mga kaliwat kanan ng kaguluhan, ito na po yung parte ng implementasyon. Ito na po ang parte ng implementasyon para magkaroon ng divine government. Dahil, di ba sinabi ko sa inyo that bago magkaroon ng divine government, ay mayroon mga pagtutuwid. No? Especially sa mga sarili, maging ang aban ninyong lingkod. Kung may mga, kasi I am not a perfect eh. Meron ding akong mga attitude na I need to ano, kailangan i-change, no? Kailangan baguhin at meron tayong mga attitude na kailangan nating panatilihin, okay? Yung pagbabago na sinasabi, maaaring kailangan, may dalawang aspeto ng pagbabago. Kailangan mong baguhin ang attitude mo, like for example, kung dati, kasi ang aba ninyong lingkod, iyakin ito, no? Ako yung tipong tao na pag inaaway mo, isa, dalawa, tatlo, magpasensya. Pero ang apat, hindi ko na kaya. No? Kaya, pag nagsasalita ng aba ninyong lingkod, ibig sabihin, hindi na kaya, hindi na pwede, tama na. No? So, may mga double meaning ang baguhin ang mga ugali. No? Kasi, sa Book of Prophecy, ang parito muli ng ating Panginoong Jesus ay hindi pag-ibig ang kanyang dala kung hindi tabak, no? At hindi siya paparito para sa mga mabubuti kung hindi para sa mga masasama. And speaking of Jesus Christ, kung nanotice ninyo, iba, hindi lang sa gobyerno ang nag-aaway-away ngayon, no? Ayan yung mga karian sa karian, bansa sa bansa, no? Religion to religion, no? So kung nanotice ninyong lahat, yan po ay part na ito ng program ng divine government para sa kaalaman ng lahat. Why? Kasi nandoon na yung ang akala kasi ng iba pag sinabi natin divine government, hindi ito ha, kung sa iba pa ay divino gobyerno ng Diyos ang pagkakaintindi ng divine government. Okay? But kung pagkakaisipin ninyo, yung tinatawag na divine government, kasi ang mindset ng tao, that is parang holistic, mga banal, hindi po. Itong mga nangyayari sa atin na kaliwat kanan ng mga pangyayari, this is the part of the program. Ito yung sinasabi ko na panukala na ito ng Diyos, no? Sa kabila lahat ng nangyayari. Okay, speaking of nangyayari, no? Yung tungkol dito, sinabi ko na sa inyo, binahagi ko na sa inyo ang tungkol sa kaguluhan ng politika na kung totoo, hindi naman panahon ng eleksyon. Ngunit subalit natapat na nindig yung mga balahibo ko. Okay. Mga mahal kong kapatid, mas meron tayong dapat paghandaan. Kung ayaw magpaawat ng mga politiko na yan na nagbabangayan ang mga yan, nagkanya-kanya ng patakan, bilang individual na tao, makinig kayong lahat. Ipaghanda ang mga sarili sapagkat mas may malaki tayong haharapin this year
the ring of, nanintig yung balahibo ko, the ring of fire, mas lalong nag-a-active ang the ring of fire. Ano ang magiging outcome, no? The ring of fire ay mas lalo siyang nag-a-active. Ito na yung may tendency na may kinalaman ito, that may connection ito sa pagbabago about the system of the satellite, no? Kaya magkakaroon ito ng tinatawag na global internet loss connection. Isa yan sa effect, no, sa pag-a-active. Alam niyo mga mahal kong kapatid, maari ngang iba, bakit, actually may nagtanong na sa akin, bakit pinag-aralan mo ba yan? Bakit nag-aral ka ba? Scientist ka pa? Blah, blah, blah. Alam mo yung mga pilosopong tao. But ang tanging masasagot ko na lang ay purihin ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no, sapagkat siya ang nagbigay sa akin ng karunungan. At ang karunungan na yan ay hindi ko yan pinag-aralan sa eskwelahan. Bagkos, ang tamang kasagutan yan paulit-ulit. 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 7. Ang mga lingkod ng bagong tipan ay sa pamamagitan ng kautusan ng espiritual, hindi sa pamamagitan ng kautusan na yari ng tapyas ng bato, dahil ito ay nagdudulot ng kamatayan. Ngunit subalit datapot ang kautosang espiritual, ito ay nagdudulot ng kaligtasan para sa kapahamakan. At ilang beses ko nang binahagi sa inyo, ayon doon kay Propeta Elias, doon sa ano ni Propeta Elias, may mga hula na pinasulat, ngunit may mga hula na hindi ito pinasulat, ngunit ito ay pinatatakan. Okay. Sa material na bagay, ito ay may kinalaman sa global wealth. Ito ay may kinalaman sa spiritual, no? At dito sa global wealth, hindi pwedeng puro spiritual. Material plus spiritual equals balance. Okay. Maraming nagpapahayag sa kanilang mga sarili. I am that I am. Ako si Pilato, ako si... Alam nyo na, paulit-ulit natin yung sinasabi. But we need to be careful, no? Kasi, kailangan natin mag-ingat. Ang tawag ko nga dyan, mga scammer ng mga kaluluwa, no? Yan nga ang tawag ko dyan. Kasi sa panahon natin ngayon, no? Kung hindi natin, wala tayong ibang babantayan. Kung hindi ang ating asawa, hindi ang ating mga anak, mismo ang ating mga sarili ang kailangan natin pag-ingatan at babantayan na hindi tayo masilo sa patibong ni Satanas, no? Sapagkat sa panahon ngayon, in the book of the prophecy, no? Sa mga huling araw, no? Sinabi ko na sa inyo, si Satanas, no? Ay parang member ng network yan, 24/7. E kung mayroon lang 24/8, ano bang tawag niya sa Tagalog? Lalagpasan pa yan ni Satanas. Masilo ka lang niya, no? Mapunta ka lang sa kanya. Okay, isa-isahin natin ito. Okay. Dito, hindi tayo nakikisawsaw, hindi tayo nakikisimpatiya, but dito ngayon sa panahon, itong ngayong crisis ngayon ni Pastor Kibuloy, ayan, babanggitin ko na yan. Bagamat meron silang binabanggit na versikulo na ang mga sumusunod daw kuno sa kalooban ng Panginoon ay makakaranas naman ganyan ng mga panghusga. Pero subalit datapat, ito yung sinasabi ko, we need to be careful. Why? No? Ginagamit ang versikulo na yan, no? Para magkaroon ng ano, kumbaga sa Bisaya ba, magkaroon ng maskara ang katotohanan. Kasi merong mga kapatiran magaling maghahayag about the Bible, no? Eh nakalagay din sa propesya, kaya nga 'di ba nakalagay diyan na magki-claim ang mga tao na Panginoon, kami ay nagpalayas ng mga demonyo, blah blah blah, nagpagaling ng mga sakit. Ngunit subalit datapot, anong sinabi ng Panginoon? Lumayas kayo sa harapan ko, hindi ko kayo kilala. So mga kapatirang espiritual, no? We need, lalo na sa ating mga nakaposisyon ng gobyerno. Alam ninyo, yung mga pangyayari ngayon, nagapanindig ang balahibo ko,
purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sapagkat katulad nga sinasabi ko sa inyo, hindi ako makakapagwika sa inyo ng ganito kung walang gabay. Mag-concentrate tayo dito kay Pastor Kiboloy. Okay? Maganda ang bersikulo na sinabi nila, biblically speaking, nandyan. Ngunit subalit datapat, huwag tayong ma-distract doon sa katotohanan na maging ang Biblia sinasabi diyan. Mag-ingat sa mga huling araw dahil may maraming magpakilala ng mga blang propeta, blah blah blah, etc. No? Gusto ko lang iliwanag sa inyo that is speaking of Pastor Kiboloy, no? Naalala niyo yung sinasabi niya na siya nagpa-stop ng Lindol, and then mayroong panibago ngayon ng video na mayroong nag-interview sa kanya kung bakit niya hindi in-stop yung mga dilubyo ba. So mayroon siyang sinagot yan. Ewan ko kung sino ang update sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Mag-ingat sa mga bawat nagpapahayag, lalo na pag pinapahayag nila that ang kanilang sarili ay ito yung sila yung Diyos. Ang totoong Diyos na pinag-usapan, kaya pinatugtog ko yung Alpha and Omega, yung kanyang salita. Kaya nga mga mahal kong kapatid, no? Magunaw man ang mundo, ang kanyang mga salita ay mananatili yan. Yun yung Diyos, yun yung kanyang salita. Hindi talaga, halimbawa ako, nagwiwikaw sa inyo, hindi ako ang Diyos, hindi itong bilang Lidimin Canuto yung aking katawan, no? Ang Diyos na pinag-uusapan dito, yung kanyang mga salita, no? Yung kanyang mga salita, always remember, magunaw man ang mundo, no? Ang kanyang mga salita ay mananatili yan. Kung hindi ako nagkamali, sa Hebrews yan, no? Jesus Christ, basta may nabasa ako dyan that mananatili ang kanyang salita, mga salita ng Panginoon. So, itong mga nangyayari ngayon sa atin, nakakabahala, no? Rumble na to. Kaguluhan mismo sa mga nakaposisyon sa gobyerno. Hindi pa naman ng eleksyon ngayon, ha? But suddenly, all of that, para sa kaalaman ng lahat, may kinalaman ito sa global wealth, no? May kinalaman ito sa tinatawang tagong yaman kuno ng ating bayan, no? Na kung totoosin, no? Ito pagkaisipin niyo. Mindanao is the land of promise. Marami ding nagcontradict dito, hindi lang ang Mindanao. Blah blah blah, etc. Whatsoever. Bayan ng pinili ng Diyos, pero sobrang magulo din, no? Kasi sa kaguluhan na 'yan, no? Nandoon ang pag-asa. Sa kabila ng puro kaguluhan, kaliwat kanan, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga mahal kong kapatid. Sikapin natin na kahit kunti lang ang liwanag na makikita ninyo, wag na wag kayong mawawalan ng pag-asa. Kaya ipinatugtog ko yung Alpha, ako, hindi ako ha, kundi title ng kanta, ako ang Alpha and Omega, no? Ano man ang mga suliranin, siya pa rin, no, ang maglilingap sa atin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. At lagi kong pinapaalala sa inyo, kahit kailan hindi maaaring pumantay ang isang nilalang lamang sa naglalang sa kanya. Kaya itong mga nagpapahayag about the gospel, no, about the word of God, kailangan ninyong mag-ingat dyan, no? Actually, mayroon ako nakitang video, no? Hangang-hanga ang mga tao. Kasi yung angel na nandoon sa kanang kuan, nandoon sa kanang picture frame, no? Ay umano ito, gumalaw ito, tapos nakunan nila ito. Hindi siya edited, kung totoosin. Hindi talaga siya edited. Pero nangyari ito, mamaya i-ano ko ito, parang na-share ko ito eh. Huwag kayong padadaya sa mga nakikita ng inyong mga mata, no? Kasi nga, even the Book of Revelation, meron tayong tinatawag yan tungkol sa halimaw, no? May kinalaman pa rin ito sa 666, no? Kaya nga, dyan sa pahayag, kaya ngayon may nagdidebate. Ang pagkakaintindi ng iba, 666 is about kay Satan. Ngunit, kung aralin mo maigi sa Book of Pahayag, ito ay isang blessings
kailangan lang ng tamang karunungan nito. Kaya doon sa mga nagko-commodities, kaya may tinatawag itong may curse, may sumpa ang mga ginto na yan. Pinaliwanag ko na ito sa inyo nung nakaraan, kaya nanawagan ako, no? Sa iba't ibang bansa, meron tayong tinatawag na Protocol of the Covenant of the Global Wealth, no? Nakasaad na talaga yan siya. Kaya, like for example, ito ay bansang Amerika, o ayan, Amerika. Ano ang mga commodities, no? Regarding sa global wealth, ang nakaprogram sa kanila, like for example, the Johnson & Damati, that is platinum, no? Meron din diyang palladium. Ang palladium, dalawa lang yan, no? Sa Russia at saka sa Amerika yan, no? Kaya yung iba, nagkawindang-windang na sa kakaano ng palladium, no? Walang nai-implement, no? Meron ako nakitang news, nagbutas-butas na naman. Kunwari na naman kayo nagbutas-butas, ha? Bubutasin nyo naman ang mundo natin, no? Mga mahal kong kapatid, in the bottom line of my message ngayong gabi, no? Yung mga kaguluhan ng ating crisis, ng ating gobyerno ngayon, bilang individual, maghanda po tayong lahat. Because the ring of fire is very active, no? Ngayon, about sa mga nagko-commodities, ito ipapaliwanag ko sa inyo. Maraming, nanindig yung balahibo ko, maraming ngayon ang naglalabasan tungkol sa mga bato. Actually, saan bansa yun yung bato na ginanon lang siya ng bara ka ng kuan, baka na ganing nagliliyab siya? Di ba yung bato? Saan nga bang bansa yun? Parang sa part ng Nigeria yun, kung hindi ako nagkamali, no? Mga nagko-commodities, ha? Alam niyo ito, pag sinabi po natin, guys, ng mga nagko-commodities, ito po yung mga nagtatransact regarding sa may global wealth. Okay, meron akong ipapaliwanag sa inyo. Itong mga naglalabasan na mga mahal makisuyo tuon sa bato, ito ibabahagi ko sa inyo hindi para ipagyabang sa inyo, kung hindi, kailangan natin maisiwalat ang katotohanan. What is the behind sa lahat ng bagay na ito? Pahingi ng pako, mahal. Okay. Ito yung mga sinasabi ko kasi yung iba, amazed pagdating ng mga bagay-bagay na nakikita ng kanilang mga mata. Okay, sasampulan ko kayo, ah. Okay? Ito kung tutuusin, naglalabasan ito, may kinalaman ito sa tinatawag na global climate change. Okay? Ito po ay may kinalaman sa global, ngayon ko to isa sa mga babasagin ko, no? At nandyan din yan sa, nakalimutan ko lang yung verses, no, na itong mga kayamanan na ito ay kusa itong maglalabasan. Okay? Ito, yung iba, very ano sila, lalo na pag first time nila, talagang na-amaze sila, but behind of it, hindi nila alam kung anong magiging outcome. Katulad nito, mga kapatid. Ito pinapakita ko, hindi ito para mag-magic-magic, kahangaan ninyo ko whatsoever. Hindi, ha. Kung hindi, kailangan natin isiwalat ang katotohanan. Like for example, sa gabing ito, kung tutusin, isa ito sa mga sumisimbolo ng tinatawag na global climate change. Okay. Ito guys, ito yung bato. Saan ba itong camera ko? Ayan. Ito, titigan ninyo, ha. Ito yun, ha. Ayan, titigan nyo, ha. Ito guys, bato ito. Okay, this is bato, no? Liliwanagin kong bato. Hindi ito yung bato yung nakakahilo, ha. Yung kamag-anak ni Pulburon, magkakaliwanagan tayo. Hindi ito yung bato na kamag-anak ng Pulburon, ha. Ito, bato to. Ito ipapakita ko sa inyo, hindi para magyabang. Kailangan natin maging careful sa mga bagay. Huwag magpapadaya sa nakikita ng mga mata. Okay, ito yun, ha. Kita nyo. Ito, kung ikikiskis ko ito, dapat ito, may tinatawag sa science na friction, no? Kung hindi ako nagkakamali, iinit dapat ito. Okay, nalagpot na. Okay, ayan, ha. Ayan. O, ayan. Pansin niyo maigi. Ngayon, ito, tingnan ninyo maigi, ha. O, ayan. Ikikiskis ng inyong abang lingkod ito, ha. O, ayan, ha. Ikikiskis ng aba ninyong lingkod ito. Ayan. Ikuan ko, ha. Iikot ko, ha. Ha? Okay. Yung magnet nandyan, mahal, o sa ilalim, nandyan, sa may lata. Okay?
Kung napapansin ninyo, may guhit, okay? No? Kung tutusin, dapat medyo uminit yan, pero wala yung init, no? Ito, titigan ninyo ha, o ito. Ayan. O ayan. Kung napapansin ninyo, ayan, no? Kumbaga sa Bisaya, naupos. Ibig sabihin, ano ba naupos sa Tagalog? Ano ba naupos sa Tagalog? Nahirapan ako mag-Tagalog. Naupos, ibig sabihin, ah, hindi natunaw eh, hindi naman ito natunaw eh. Naupos, ano bang naupos sa Tagalog, no? Ito, mahal, excuse muna, hindi ko makita. So, ito ha, kung tutuusin, ang friction yan, dapat iinit yung itong ito, pero hindi uminit. Pero ito, tingnan nyo, oh, ano bang naupos sa Tagalog? Ay, mga kapatid, ano bang naupos sa Tagalog? Nahilis ba? Nahilis. Hindi siya natunaw, pero hindi eh, nakalimutan ko. Sorry. So, ito yun siya, kanang nabawasan ba, no? Nakalimutan ko, anong naupos sa Tagalog? Mga friendship, ano bang naupos sa Tagalog? No? Napudpod. Salamat, Ate Concepcion, no? Oh, napudpod. Oh. Oh. Tinan mo ha, ito, ayan, no? Kung tutusin, ito yan. Ito yung mga pinagkakaguluhan ng mga ahente na sinasabi nila na pako kuno natutunaw. Hindi ko alam ha, but ito mismo, hindi po yan natutunaw. Iba yung natutunaw kaysa napupudpud at hindi siya umiinit at hindi ito. Okay, huwag kayong magpapadaya sa nakikita ni mata dahil yung iba tuwang-tuwa dito. But ito po ay isa sa mga katotohanan that ito po ay may kinalaman ito sa global climate change. Okay? Salamat, no? Napudpud di ay, no? Ito. Hindi siya natunaw, kundi napudpud. Nakita niyo niya. No? No? Napudpud siya. Pako yan, ha? May kinalaman sa bato. Okay. Sampulan ko kayo. Okay. Ito, ha? Bato ito, guys. Bato to, ha? Okay. Okay? Tingnan ninyong maigi, ha? Baliktad rin natin. Kailangan pantay siya. Ha? Teka lang. Paano ba yung ginawa? Hindi lang makikita. Kailangan pantay siya eh. Oops. Umano yung ano? Baliktad rin mo yung ano. O, ayan ha. Iangat ko daw, be. Ayan. Kung tutusin, no? Kung nakikita nyo sa mga screen nyo dyan, no? Hindi ito magic. O, ayan, no? Nag-ano yung ano? Yung bato. Sumusunod dito sa may magnet. Guys, makinigking maigi. Marami pa pong klaseng mga bato ang mga naglalabasan ngayon. Hindi lang mga isda na nasa karagatan, hindi lang mga iba't ibang klaseng hayop or insekto na nanggaling sa kailaliman ng kalupaan, kung hindi pati na rin itong mga klase ng mga iba't ibang klase ng bato. Lahat ito ay epekto ng tinatawag na global climate change. No? Ngayon, paano natin yan ngayon masusolusyunan tungkol sa global climate change? No? Ang gobyerno natin, lanag kanya-kanya ng ano, pero hindi nila namamalayan na itong mga ganitong klaseng mga ano na ito, itong mga simpleng-simple kung tutuusin, no? Dahil walang alam ang mga tao, okay? Walang alam ang mga tao, but ito ay nagpapaywatig ng global climate change. Malaki ang epekto nito sa Ring of Fire. Hala ang mga gobyerno natin, no? Kanya-kanya sila ng busy sila, guys. Busy sila sa pagsiraan bawat isa. Pero yung realidad ng haharapin natin, no? Kaya ito yung sinasabi sa Book of Prophecy, no? Darating ang araw na ang mga gobernador, no? Ang mga mayor dyan, no? Yung mga may kinalaman sa posisyon ng ating gobyerno, hahanapin nila ang kanilang kamatayan, maging ang mga tao, ngunit hindi masusumpungan,
no? Kasi ipapatikim sa atin ang puot ng Diyos sa mga tao, lalo na sa mga grabe kong lumapastangan, sa mga, no? Sa mga inutusan na atasan ng Panginoon, no? Kaya mag-ingat kayo sa pananalita, no? Ingat, no? Ingat tayo sa pananalita. Sa ating kapwa. Ngayon, meron din namang mga tao kasi. Kaya ito yung sinasabi ko, hindi ang anak mo, hindi ang kapitbahay mo ang bantayan. Ang sarili natin mismo ang ating babantayan. Na tayo mismo sa ating mga sarili ay hindi tayo mabitag, no? Ni taning. Kasi kung manghusga ka na sa kapwa mo, di ba, kasalanan na yan. Magsalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo, lalo na magmura-mura ka dyan, ikaw sa bagay, kung dapat lang murahin, bakit hindi? No? Yung alam nyo yung tungkol kay Kibuloy, kay Pastor Kibuloy, marami, sabi ng butiki, marami pang mga bagay na hindi alam ang ng tao. Itong mga nangyayari sa atin, pinapakita lang sa atin, no? Maging sino man tayo sa mundong ibabaw nito, kapag kapangyarihan na ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang kikilos, lahat tayo ihahayag at ihahayag at ihahayag. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kasi kung si Pastor Kibuloy man lang ang pag-uusapan natin, mga mahal kong kapatid, kaya nalulungkot ako sa mga nakaposisyon ng gobyerno na tila baga, no? Tila baga na kinakampihan itong isang kapatid na Pastor Kibuloy, no? Liliwanagin ko lang lahat sa inyo, no? About kay Pastor Kibuloy, marami pang mga bagay, no? Marami pang mga bagay na hindi lang si Pastor Kibuloy. Marami pang mga gumaganap, ilalantad at ihahayag at ihahayag at ihahayag ito ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Gagamitin niya ang apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, no? At mark my word, no? Mark my word, hanggat ang mga sarili ang itinataas, I am that I am that I am, sa halip purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Tandaan ninyo at itaga ninyo sa bato yan. Kahit magkunaybans pa ang iba dyan pagdating ng commodities, lalabas at lalabas at lalabas ang katotohanan. Lahat tayo ay luluhod sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. No? Gobyerno, hello? No? Hello? Sinabi ko na sa inyo, ang totoong gera, no? Ay ang kagutom kailanman ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng daigdig. Kapag patuloy na ang mga tao ay nagmamataas sa kanilang mga sarili. Anuman ang karunungan, anuman ang kapangyarihan, at anuman ang mga kayamanan ng mga pinag-uusapan, lahat yan ay sukatan yan sa ating lahat. No? Mga mahal kong kapatid, pag-ingatan natin, huwag tayong padadaya sa mga nakikita ng ating mga mata. Let's shake it and let's see who is rattle and roll. Bansang Singapore, nawa, no? Dahil ang bansang Singapore, hindi lang ito may kinalaman sa kanilang pag-shutdown, sa kanilang ekonomiya, kung hindi, base sa monitoring ng aba ninyong lingkod, may malaking pinsala na mangyari sa Singapore. Ipanalangin natin ang bansang Singapore dahil marami din tayong mga kababayan dyan, no? Kasi sa ngayon, itong sa Middle East, ito yung mga nakikita natin. Actually guys, lahat yan nakapropesiya. At bilang tunay na lingkod ng Panginoon, magalak tayo, no, na nangyayari lahat yan. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan ay kumikilos na, no? Magalak tayo sa lahat ng mga nangyayari. General Santos City,
mag-ingat because this is South Cotabato. This is Jensen. Meron akong nakitang monitoring na tinatawag na black hole or sinkhole. Malaki yan. Kaya asahan ninyo ang mga bigla ang mga paglindol, no? No, ako mismo ay nandito sa General Santos City, naninindig talagang balahibo ko, no? At tungkol sa mga iba't ibang uri ng nilalang, ang mga aliens, believe me or not, no? Nandito na rin sila, pati ibang mga nilalang, no? Kaya mga mahal kong kapatid, sa kabila ng lahat, no? Nawa mapanatili natin ang gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, no? Kaya ito yung sinasabi sa atin, no? Meron pa kayang madadatnan ang Panginoon sa atin na natiling tapat sa ating mga tungkulin. At bago ko makalimutan, maraming salamat kapatid na Ramil Medina. Yes, kapatid, no? Ramadan Mubarak para sa ating mga kapatiran na mga Muslim, no? At maraming salamat sa inyong lahat. Ipanalangin ang bawat isa. Ito mga mahal kong kapatid, ha? Salamat din kapatid. Nawa, no? Kaya nga dito sa pahayag, no? Paalala sa ating lahat, no? Huwag natin pahirapan ang ating mga sarili sa pag-aaral ng iba't ibang siyensya, pag-aaral ng iba't ibang kasaysayan, pag-aaral ng iba't ibang mga karunungan sapagkat may tanong diyan, no? Ano ang pinakadakilang utos sa ating lahat? Ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-asa o ang pag-ibig, no? Kaya nawa sa kabila lahat ng mga kaguluhan, manatili ang ating pagiging mabuti sa isa't isa. Kaya ito yung sinasabi ko sa iba, maging sa mga taong nagkasala man sa akin, ngayon pa lang pinapatawad ko na, no? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, at lubos akong nagpapasalamat sa kanyang dakilang kabutihan, walang hanggang dakilang kabutihan, no? Kaya yung binahagi ko regarding sa Alpha Omega. Maraming salamat kay Sir Gerald Sabanal. Maraming salamat kay kapatid na Juan Sanchez. Maraming salamat po sa inyo kapatid, no? Kay kapatid na Ilin Kailing, kay Ramil Medina, Ramadan Mubarak, maraming salamat, no? Kay Charisma Aguilar, good evening ate, I love you more. I love you din mga kapatid ko, no? Mga kapatiran, no? Ang kanilang mga ninuno ay tunay ngang naglingkod at tunay ngang isa sa mga tumutupad ng kanilang tungkulin. Kay kapatid na ni Sita Miranda, maraming salamat. Kay Alma Ganson, kay Roger Jamulin. Engineer, kumusta po kayo kapatid, no? Engineer Roger Jamulin, one of my friend, no? Isa sa mga kapatid na talaga lang naman masasabi ko na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok ay lumalaban para sa katotohanan, lumalaban para tawag nito, maabot ang ating mga mahal na kapatid para maibahagi, no, ang about sa kabutihan ng Panginoon. Maraming salamat kay Kena Evergine. Itong gustong-gusto ko yung words, no? Kay kapatid na Rick Sabagala Cabalino, no? Kapatid, ramdamin mo ha yung dyan sa lugar mo. Okay. Kapatid na Anisita Gakutan, kay Ate Concepcion Gakuma Kanyeda, kay Lorna Plaza, maraming salamat kapatid, no? Kay Rayos Jimenez, maraming salamat. Kay Trigger, kay kapatid na Trigger, maraming salamat. Kapatid kay Claire De La Fuente at Claire De Winner. Sorry kapatid, no? Claire De Winner. Ima Labisto, good evening Ma'am Lidimin. God bless you always. Ingat lagi. Maraming salamat kapatid. Kay Ronald Urbanuzo, maraming salamat. Kay Nora Marasigan, no, dagan kayong salamat sa inyo. Kay Ruben Kalaunan, no? Sir, good evening po, no? Kay Ima Labisto, kay sa Iglesia Katolika, no?
Maraming maraming salamat sa inyong mga mahal kong kapatid. Mabuhay ang mula sa 12 tribes. Mabuhay ang Maharlika Kingdom, the Solo Empire. Mabuhay mula sa sikatan ng araw, perlas ng silanganan. Okay. No? Kay kapatid na Marvin Culiado Montemayor, maraming maraming salamat. Magandang gabi po, Miss Lidimin. No? Kay kanino pa ito? Kay Ardi Valiente, maraming salamat. Kay Monica Velasquez, maraming maraming salamat, no? At maraming maraming salamat, no, sa ating lahat ng kapatiran na nag-connect sa aba ninyong lingkod. Okay. Marami, no, mga mahal kong kapatid, ipaghanda natin ang ating mga sarili, no? Singapore, ipanalangin natin ngayon pa lang kasi, no, meron akong nakikita dyan sa Please Come In, Mother Earth. Sandali lang, at ako'y nagba-vlog, okay? Dyan po, sandali lang, Mother Earth. Opo ka muna, no? Bakit? Okay, sandali lang. So, may emergency lang ang aba ninyong lingkod para sa panggagamot. Ito yung sinasabi ko. Nagpapasalamat ang inyong abang lingkod sa pinakadiyos ng kaliwanagan sa ipinagkaloob niya. Karunungan man yan or kapangyarihan man yan, gamitin natin para sa ikakabuti ng ating kapwa. Higit sa lahat, gamitin natin ito para sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kapurihan. Okay, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, dahil mayroon daw emergency. Tinawag ang aba ninyong lingkod dahil manggamot ang aba ninyong lingkod. Okay, magandang magandang gabi sa inyong lahat at mag-ingat po tayong lahat. Okay, thank you mga mahal kong kapatid. Sana may natutunan kayo sa gabing ito. Okay? So, purihin, walang hanggang pupurihin, no? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming pahabo lang kay kapatid na Maria Liza Tixan. Thank you so much, kapatid. Kay Josephine Dapon, no? Thank you so much, no? Hindi ko manabasa yung mga ano dito, pero nakikita ko, no? Kay Rinaldo, no? Edurice, maraming salamat. No, thank you so much sa inyong mga mahal kong kapatid, okay? At please paki-ano na lang din, inform sa ating mga mahal nating kapatid, no, may mga kamag-anakan diyan sa Singapore, okay? Good evening po sa inyong lahat dahil emergency lang, okay? Tinawag ang aba ninyong lingkod. Mhm. Why?